Hello. Good morning. Ayun. Siguro nagulat ka kasi may video ako. So, ano bang purpose nitong video na to? Simple lang. I want to share lang. Share and motivate you. Especially sa panahon ngayon. So, isa ka kasi sa gusto kong maging successful soon. So, naisip ko tong gawin kasi walang emosyon kapag sa chat eh. So, ito yung isa sa kinakatakutan kong gawin, yung mag-video. Pero, gusto kong gawin ngayon na, para at least ma-face ko rin yung fear ko dito sa pag-video na to. So, gusto ko lang i-share sa'yo yung ano ba yung nagiging hadlang sa pagiging successful ng tao. I'm not saying na successful na ako ngayon. So, alam naman natin hindi agad-agad eh. So, pero alam ko sa sarili kong papunta na ako dun. So, ayaw kong sayangin yung opportunity na to na hindi ma-share sa'yo. Kasi isa lang naman yung dahilan ko. Kasi mahal kita, mahal ko yung pamilya mo. And isa ka sa gusto kong makitang successful soon. Diba? So, alisin na natin yung mga doubt sa isip natin. Ang successful na tao, willing siya to take the risk, willing siya to, sinasabi nga nila, hindi I will try, nor yung kung ako sasabi mo I'll do my best, but instead, sabi mo I'll do whatever it takes. So meaning, kahit anong result, mag-fail ka man, or maging successful, ayun yung sinasabi natin, whatever it takes. So, gusto kong alisin mo yung doubt sa sarili mo, yung pagiging, yung attitude, kumbaga. Meron kasi tayong attitude na tinatawag, positive na negative. So, yung positive, willing to learn, always listen. Hindi yung, ang negative attitude kasi yung sinasabi lagi, alam ko na yan eh. Alam ko na yan, yung ganyan. So, kapag ganun yung attitude natin, andun ka lang. Kumbaga, hindi ka mag-grow. So, let's change our mind. Change natin yung mindset natin doon. So, always be humble. Then, yung doubt, sinasabi nila yung doubt kills more dream. So, yung pagda-doubt mo sa sarili mo, yan yung unang-unang pumapatay sa mga pangarap mo. So, alisin natin yung negative attitude na yun. Tapos, meron din tayong tinatawag na positive na fear. Ano ba yung positive na fear? Sinasabi nila, face everything and rise. So, hindi yung pag natakot tayo, ayaw natin gawin, tatalikuran na lang natin, kumbaga, alisan natin. Parang ganun. So, much better na gawin mo, subukan mo. Kumbaga wala namang mawawala, 'di ba, kung mag-failed man tayo. At least sinubukan mo, whatever it takes. Ayun. Tapos yung pangalawa, believe. Kumbaga, magtiwala ka sa sarili mo. Unang-una kay God, syempre. Marami tayong what ifs sa buhay natin. Naintindihan ko 'yan, pero eto, I want to share lang kasi nitong mga fast few days, I attend trainings. So, after nung mga trainings na yun, para akong na-reset. Para akong parang na-reset yung mindset ko na, o nga no, parang, bakit tayo natatakot? Pangarap natin to, bakit tayo natatakot mag-take ng risk? So, unang-una, syempre, magtiwala ka sa kay God. Magtiwala ka sa sarili mo. Kasi alam mo yung ang nagiging gap between sa'yo at sa dreams mo is yung doubt mo sa sarili mo. Wala namang ibang naghahad lang sa'yo kundi yung sarili mong pag-iisip eh. So, paano ba natin siya mai-eliminate? Kumbaga, paano ba natin siya maiwasan? Simple lang, always think positive. Lagi mong i-affirm yung sarili mo na kaya mo, I am worthy, I am successful. Always affirm yourself. So, yung, kasi marami tayong what if sa buhay natin. Ayaw natin gawin, what if mag-failed ako,
what if sabi ng mga tao ganito, what if hindi ko kayanin, ba marami tayong ganun, bakit hindi mo subukan, what if kaya mo naman, what if sinasabi, hinihintay ka lang ni God na mag-take ng actions, hindi ba, may mawawala ba sa atin, wala. So ibig sabihin parang nasa sarili mo, nasa sayo kung ano yung path mo. Kumbaga ikaw yung may hawak ng dreams mo yun. So, kailan mo ba gagawin? Ngayon, ngayon na. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw. Kasi marami tayong pangarap sa buhay natin. At yung pangarap na yun, kung hindi mo siya lalagyan ng actions, dream pa rin siya. Diba? Hindi mo siya ma-achieve kahit magtrabaho ka ng ilang taon, kahit magtrabaho ka ng buong buhay mo, hindi mo siya ma-achieve kasi wala kang actions. So, take the gap. Gap, ano ba yung gap? Yung G is for goal, A is for action, then P is for plan. So, let's take gap. Mag-failed man tayo, sabihin natin, ginawa natin to, nag-failed tayo, nandito na tayo, bangon tayo, nag-failed ulit tayo, bangon tayo. So, hanggang hindi mo mapapansin, nandito ka na. Malapit ka na sa goal mo. Diba? So, bakit ko sinishare to? Kasi, simple lang. Nakikita ko yung opportunity na maraming tao nang nawawalan ng pag-asa ngayon. Kasi, dahil sa pandemic, yung ganun, huwag nating isisi sa sitwasyon, bakit natin hindi na-achieve yung goal natin. Huwag nating isisi sa iba, kasi wala namang ibang kumukontra sa sarili natin, kundi yung sariling pag-iisip natin. So, gusto ko lang, hindi dahil, it's not all about policy to, hindi dahil financial advisor ako, ganito na yung kaya ako nag-share. Hindi, kasi marami akong na-realize ngayon. Marami akong na-realize sa buhay ko. And I want to share it talaga. Kasi mas matututo tayo kapag nag-share tayo Share experience, share values. So kung gusto mong maging successful, sabi nila, i-detach mo yung sarili mo sa mga negative people. So makisama ka dun sa mga taong alam mong may pangarap din. Alam mong nag-actions para sa pangarap nila. Sumama ka sa mga taong nagmo-motivate sa'yo. And kung wala kang tiwala sa sarili mo, ako sinasabi ko sa'yo, may tiwala ako sa'yo. Kaya mo. Kayang-kaya mong i-goal yung mga pangarap mo. Kayang-kaya mong achieve yung mga pangarap mo. Isipin mo yung biggest why. Biggest why mo. Bakit ka ba nagtatrabaho? Bakit ka nagbi-business? Bakit ka nagsisideline ng kung ano-ano? Kasi alam mo yung biggest way mo. Para sa pamilya mo, para sa mga anak mo, gusto mo silang mabigyan ng magandang buhay. Bakit natatakot tayong mag-take ng risk? Diba? Naduduwag tayo. Kasi hindi pa ganun katatag yung foundation ng pangarap mo. So, ibig sabihin, gusto lang natin is nandun lang tayo sa comfort zone lang. Matakot ka kapag hindi ka na-challenge. Matakot ka kapag easy-easy ka lang, chill-chill ka lang. Kasi, ibig sabihin, andun ka lang. Hindi ka nag-grow. So, we need to labas tayo sa comfort zone natin. Diba? Whatever it takes. Walang mawawala. Diba? Nandito ako to share, to guide you. Kung gusto mo ng kausap, motivation, gusto mo ma-motivate, PM mo lang ako, message mo ako. Gusto kong sabay natin ma-achieve yung mga goals natin. Gusto kong makita kang one day successful na. Nakita ko kasi yung purpose ko parang nakita ko yung mission ko dito. Kumbaga, syempre, gusto kong maging successful din. I want more. Kasi nakikita ko kapag marami kang blessings, mas marami kang matutulungan, mas marami kang magagawang mabuti. Hindi naman masama yung mangarap ng
pera, maging mayaman, as long as alam mo kung paano siya gagamitin ng tama. Si Ged naman, fair siya. Kung ano yung nakikita niyang effort mo, kung ano yung nakikita niyang ginagawa mo, ibibigay niya yan. Ibibigay niya yung nararapat sa'yo in God's perfect time. So, huwag ka matakot. Huwag ka matakot mag-take ng risk. Kasi kung iisipin mo laging hindi mo kaya, hindi mo talaga kakayanin. So, ayun. Gusto kong maging inspirasyon sa'yo na ngayon, gagawin mo lahat, i-change mo lahat ng negative mind mo. Kumbaga, yung mga negative na nagda-doubt sa isip mo, gawin mo siyang mag-reset ka. Mag-meditate ka, isipin mo yung mga pangarap mo, isipin mo yung mga kailangan mong gawin para sa pamilya mo. So, yun. Sana nakatulong tong video na to. Happy ako na maging successful ka rin soon. So, please take actions and always pray. Bye-bye.